What's up mga ka-technician? Magandang araw. Ito, meron ako ditong unit Sony Bio. Ayan. Papakita ko sa inyo yung gagawin ko dito. Ayan. Bio. Ayan po. Ang processor ko, Core i5 Intel. Ayan. Bio. Sony Bio. At yan. I-open ko muna siya. Tingnan natin kung anong problema. Okay. Start up. Ayan. Smart failure predicted on hard disk. Ayan. Immediately back up your data or replace. Okay. Your hard drive. Failure may be a minute. If want to continue. Okay. Automatic na po. Basic lang mga ka-technician. Hard disk failure. Magpapalit ako. Ayan. 14 inches na Sony Bio. Okay. Ayan. So switch off ko na muna siya. Okay. Okay. Mga ka-technician. Basic lang ang aking gagawin. Ayan. Sony Bio. Hard disk replacement lang. Una-una, tanggalin muna ang battery pack para for security. Ayan. Tanggal muna yan. At syempre, kailangan muna tayong mag-discharge ng ating static sa ating kamay. Ayan. Hawak lang ulit sa mga metal dito sa Phillips screw. Ayan. Napaka-simple lang. Napaka-basic. Tanggalin yung cover ng hard disk. Ayan. Ito. Napaka-disk. Ka-basic to mga ka-technician, yung mga beginner dyan. Doon sa mga skilled na ka-technician ko, syempre alam na lahat to. Para to doon sa mga beginner, yung mga nag-uumpisa pa lang. Ayan, to cover ng hard disk niya. Nandito yung hard disk niya sa gilid lang. Hindi na kailangan baklasin yung buong panel, back panel. Ayan. At syempre, kailangan ng tanggalin yung mga screw na nagko-connect. Ayan, napaka-basic lang to mga ka-technician kong mga beginner. Ayan. At syempre, quick release lang. SATA. Ayan. SATA Hard Disk XDD. Ayan mga ka-technician. Siyempre, yung bago kong gagamitin, ito, SSD. Makita yata. Ayan, Kingston brand, SSD. Ayan, 240 GB. Ayan, unboxing muna natin. Ayan. Okay. Ito ang aking gagamitin mga ka-technician. Kingston SSD. Kung mapapansin nyo, ayan. Ito, HDD. Anong difference ng HDD sa SSD? Siyempre, mas mabilis yung read ng SSD. Tapos, mas expensive siya. Mas mababa ang storage capacity niya. Mas mahal kaysa dito sa ating mga ginagamit na ordinaryong HDD. Ito 500 GB siya. Pero mas mura to. Okay. Kukunin ko yung this one. Bracket para ilipat ko doon sa bagong SSD. Luwagan lang. Tanggalin lang yung mga naka-attach na tornilyo. Napaka-basic lang to mga ka-technician na beginner dyan. Okay lang.
itong bracket. Gagamitin ko siya ulit dito. Dito yan. Same position lang para maglapat doon sa pinagtanggalan. Napaka basic lang. Within 5 minutes, makakapag-replace na tayo ng hard disk. Ayan. Okay na. Naikabit ko na yung bracket niya. Holder. Okay. Then, salpak lang ulit siya dito, mga ka-technician. Ayan. Tingnan mo lang yung position ng contact para hindi magbaliktad. Actually, hindi na mapapasok yung pagbaliktad. Tapos, push mo lang yan. Okay, ayan na. Ayan na, may pag-beat na yan. At syempre, lalagyan natin ng tornilyo ulit yan para hindi siya gagalaw. Dalawang tornilyo lang, mga ka-technician, enough na. Okay, finish. Ayan, naikabit ko na ang SSD hard disk, 240 GB. And syempre, kukuberan ulit. Mali ko mga ka-technician. Dito pala yan sa kabila. Dito pala yung tornilyo. Kasi yung tornilyo ito, may tornilyo yung cover. Okay. Final. In 5 to 6 minutes, nakapagpalit na tayo ng hard disk. Okay, yan. Okay, testing natin yan. At babalik natin yung, babalik ko yung battery pack. Okay, lock. Finish. Okay. Tingnan natin kung mag-detect nyo na. Okay, try to switch on. The button, press lang. Wala mo tayong pipindot na key. Titingnan natin kung na plug in play yung bagong hard disk. Ayan, operating system not found. Okay, it means wala talaga siyang operating system kasi bago. Okay, hindi na ako kailangan mag reconfigure sa BIOS setup. Ayan, kailangan na lang ito installa ng operating system. Okay. Sa susunod, papakita ko sa inyo yung pag-reconfigure niya kung kailangan. Thank you for watching.